Video vlog check everybody, Azriel here. At meron tayong bagong unboxing ngayong araw na to. At ito yung naririnig ko noong mga nakaraang araw. Dahil nasa 4,000 pesos yung SRP nitong smartphone na to from Xiaomi Philippines is the Redmi A1 from Xiaomi Philippines. So na-mention ko nga kanina, no, talagang pumutok tong balita na to para few months ago, napag-usapan tong si Redmi A1 dahil sa 4,500 halos yung kanyang SRP, usually 4,499, na kung saan binagsak presyo pa nila nung launching date nila nung November 12, nasa 3,999 lang to, so almost 4,000 pesos, kasi piso lang yung, ano, yung kulang niya. So this is a basic affordable smartphones na gusto, i-unbox natin ngayon. Ite-testing din natin. Ako talagang okay ba siya for, syempre, this is targeted to sa mga pang-online class, for people who are looking for an affordable phone, for communication, for entertainment, for taking pictures, selfie. For gaming, I'm not sure if it is good, no? Pero ite-testing din natin to. Kaya tayo nandito dahil ite-testing natin tong Redmi A1. I'm sure sa ibang mga vloggers, no, ibang tech YouTubers, na i-feature na ito. So sana manood kayo, panoorin niyo to at makita niyo yung aking take about the Redmi A1. Alright, so before I unbox it, let me discuss to you and share to you the tech specs and features of Redmi A1. So si Redmi A1, ito yung kanyang tech specs. Meron siyang 6.52 inches na HD Plus Scratch Resistant Display IPS LCD. Wow! Scratch Resistant. Matibay yung screen niya. At ang resolution niya is 720 by 1600. Medyo mababa, no? At, pero meron siyang 100Hz touch sampling rate, which is means na okay ito pang gaming. For mga FPS, pang Call of Duty ata. We will test that thing, okay siya, no? Pero ang kanyang memory is 2GB RAM lang. Medyo mababa siya, no? But ang kanyang storage is 32GB of storage ang meron siya. But expandable ito to up to 512GB via microSD. Super liit nung kanyang memory at saka yung storage, 2GB, medyo lower siya, no? Pero let's check kung gagana yung mga games dito. For the rear camera, meron siyang dual AI rear camera. Ito ay 8MP, may 2.0 aperture for wide, may wide, at 0.08MP, so dalawa siya. Meron itong dual LED flash sa rear at can take HDR photos. For the video, meron siyang 1080p na 30fps for the video recording. Wow, 1080p. Excited ako matry yun. For the front camera, meron siyang 5MP na may 2.2 aperture at can record ng 1080p, 30fps video recording niya. So, okay na. At least the standard is 1080p, 30fps. Not lower than now. For other tech features, meron siyang dual nano SIM. Feature, meron siyang 4G ready na siya, 5,000 mAh battery. Wow, malaki yung battery. At 10 watts fast charging capability niya, yung kanyang saksakan. At meron siyang single speaker, may FM radio, 3.5mm ear jack. Wow, ear jack pa siya. At gumagamit siya ng micro USB na 2.0 support. For the body colors, available siya in black, light blue, at light green. At nakuha kong color ay black color. Sana hindi pa naging ano, light blue. Gusto ko yung light blue. Maganda yung mga gantong light colors, eh. For the SRP, sa market naka-out na siya for a price of 4,499. So kung naabutan niya ito nung grand sale nila noong November 12, binenta nila ito for pre-order ng 3,999. Grabe, super mura for a smartphone. Ito natin pinakamurang smartphone na may trusted name, branded siya. Redmi is under Xiaomi Philippines. Ito yung mga mid-range niya. Ito, meron sila affordable line, basic, and ano yan, entry level. So what we are waiting for? Unbox na natin si Redmi A1 para matest na natin. Alright, unboxing na tayo. Let's do this. Okay, we have here the Redmi A1 from Xiaomi Philippines. So, ito yung pinaka-affordable nilang smartphone na SRP at 4,499
99 pesos. So ito yung box niya, no. So ito nakalagay dito, it's a Redmi A1 Black, 2GB RAM tsaka 32GB of storage. So medyo mababa siya, no. So it says here made in China, ayan, nakalagay dito. So ito yung box niya. Ayan, indicator nandito. Dati galing pa sa store yata to. So naka-sealed pa naman to no, pinahiram sa atin ni Xiaomi Philippines. So let me get my cutter. Let's open this up. Super brown. Natuso ko pa yung sarili ko. Super brand new siya, no. So ito yung maganda dito. Matatry natin siya na super brand new. Ayan. Alright. Let's do this. And ito na yung box. Wala siyang... Oh, iba yung style ng box niya, oh. Parang ano. So, pag ganito yung style ng box niya. Wow, iba klaseng style ng box niya, no? And here we go. Alright, so, paano to? Okay, tanggalin ko to. And, sumama yung phone. So, this is the Redmi A1 smartphone from Xiaomi Philippines. So, tanggalin ko na tong plastic label para makita na natin siya kung gaano siya kaganda. At, eto na. Wow, it's black. Black na black siya. Okay, ganda yung style niya. Para siyang leather o yung ano niya. Pero it's made of plastic. Ayan. So, set natin yan dito. Lagay mo natin. So, what's inside the box? Check natin. Uy, meron siya dito yung ejector pin niya. Andito. Super liit. Ito yung pin. Ayan, gagamitin natin niya mamaya. At ito pa, may kasama siyang we have here a micro USB cable. Ayan, micro USB siya. And a power brick. Nasabi it's 10 watts. So medyo fast charging siya. May feature siya. And the rest is manual. So napansin ko wala siyang kasamang jelly case. So okay lang kung wala. So that's what you get for a price of 4,499. So sa ibang box wala na siyang laman dito. So tanggalin na natin 'to. So let ang focus natin ay si Redmi A1. So ito siya, 8 megapixel AI dual camera. That's the yung kanyang rear, 5,000 mAh, 6.52. Medyo malaki yung kanyang ano. Powerful and efficient processor. Let me get my Xiaomi 11T. Kasi laki sila, oh. This is the Xiaomi 11T and this is the Redmi A1. Halos magkasing laki sila, oh. So, tanggalin ko na to. Peel off na natin tong sticker. Paano ba to? Okay. Yan. Yeah. All right. And here we go. So, ito yung how I hold and do a hand test using the Redmi A1. So, pansin ko, no, there's a... dumihan ko na kagad. There's a front camera. Nandito siya. At parang may speaker siya dito sa gilid, sa taas, sa bottom ng LCD. So, pag tumatawag ka ng calls, yan yung speaker niya. At on the top is a speaker. May speaker din dito sa top, sa ibabaw. Sa left side is the SIM tray and below is the may mini microphone, micro USB, USB, USA, micro USB nga, tama. 3.5mm jack. Sa right side is the power button tsaka volume rocker. So wala siyang fingerprint feature siguro, no. So let me check the SIM tray. Sabi dito it's a dual nano SIM feature. So tingnan natin, no? Tanggalin natin to para makita natin. Ah, okay. Uy, wow, grabe, ang ganda nito. It's a dual nano SIM, tapos pwede ka pang maglagay ng micro SD card for expansion. That's nice, ah. Ni compare sa iba, no, parang isang ano lang. Ito lang yung makikita mo, eh. Parang ganyan lang, isang nano SIM lang kasi, tapos micro SD yung isa. So minsan hindi mo na magagamit yung kabila kasi lalagyan mo na micro SD. But this one is nice, oh. Perfect. So pwede kayong mag-smart or globe, tapos maglagay kayo ng micro SD card. So, sorry, napindot ko na. Nag-on na siya, napindot ko yung power button. Ito yung sa back niya. So, parang leather yung style niya. May logo ng Redmi dito. And ano pa ba? This is the camera. Ayan yung camera niya. 8 megapixel, tsaka 0,
0.08 megapixel. Tapos meron siyang LED flash. So, dual siya. So, since na, ano na, napindot ko yung ano niya. So, okay. Set up na natin to para magkaalaman na tayo kung maganda ba or mabilis ba si Redmi A1. And this is a... maraming salamat sa Xiaomi Philippines for sending a review unit. At sabi to, hi there. So, English, United States. So, press natin start. Medyo worry ko lang kasi nasa ano siya, ano, 2GB of memory. So, I think it will be slow. Pero slow, no? Huwag naman sana sluggish. Kasi pag sluggish, medyo sayang eh. At yung magagamit to eh. So, connecting to mobile network. Wala tayong SIM card. So, I press ko na yung skip. And I'm going to connect now to my Wi-Fi. Kapit lang ako sa Wi-Fi. Wait lang. And now, we are now connected to our Wi-Fi. So, ito na siya. Nagbabago yung aking setup ng aking camera. Weird ang weird. So, ito na. Naglo-loading na. Loading na atin ng ating Redmi A1 sa ating Wi-Fi. That's the only way I can connect it para just mas mabilis. So, malaki naman pala yung size niya, no? For a 6.52 inches. Sobrang laki. Which is nice. Yung pag ginawa 6.7 para mas malaki. Sobrang-sobrang lang for the 4,000 pesos na, ano, na smartphone. This is nice din kasi maganda dito. Yung mga hindi naman kailangan ng high-end but kailangan lang pang YouTube, for example, pang Facebook, pang TikTok, pang take ng photos, o pang online class. Pwede to for backup. Kahit mawala mo or masira mo, which is okay lang. Pero sana, wag na mawawala or masisira kasi sayang yung pera natin. So, meron siyang 120Hz of touch sampling rate, sabi dito sa kanilang tech specs. At Android 12 Go, MIUI 12, ang kanyang ano. I forgot to mention, no, nung nag-ano ko na, umulimutan ko na naman sabihin yung ano, yung OS nito. Ang OS nito is Android 12 Go, MIUI 12. Ang kanyang GPU is MediaTek Helio A22 tsaka GPU niya is IMG Power VR. I forgot to mention kasi nag-skip kagad ako lang sa 2GB of RAM. Medyo matagal siya, no? Medyo matagal siya magano. Mag-connect sa Wi-Fi. Oh my god. So ilang minutes siya tayo ito nagdadadaldal. Ganun pa rin din siya. Redmi A1, but ganun. So, this is the real thing. If you buy an affordable phone with a 2GB of RAM, so, ganito siya kabagal. So, yun, just a few moments pa. So, may bagal yung pag-connect niya. I'm not sure kasi baka nagda-download siya ng mga, ano, eh, mga files. Eh. So, copy apps and data, don't copy. Yan tayo palagi. So, medyo matagal siya. Medyo mabagal. Pero at least yung battery niya is malaki-laki yung reserve battery, yung mga stock power charge niya. So, checking info. Ano mang info ang chine-check nito? Hindi ko alam kung bakit eh. So, check natin yan. Okay. Data restore tool. What the hell? Hindi naman ako nagpapa data restore tool. Ano to? Should I click open? Sabi ko, don't copy. But parang magko-copy pa ata siya ng data ko doon sa ibang phone. Pero hindi ko pa natatry yun. Hindi ko pa ginagawa. Kaya medyo malaki kasi yung i-download yung mga apps eh. Kaya gusto ko is yung ano yung apps na gusto ko lang. Kasi ito ay review unit. It's not my unit. So, pinahiram lang to ni Xiaomi Philippines. Hindi ko lang mag-check info. So, antayin natin ito matapos. Ah. Medyo matagal eh. Okay, I encountered some problem. Sabi ito, couldn't sign in. There was a problem communicating with the Google servers. Hindi ko alam kung ano to. Or bakit siya nag-ano. I need to click this again. Don't copy. Sabi ko, don't copy. Baka napindot ko yung next, no? So, antayin natin ulit. Okay, this is the part where I sign in my Google ID, Google account. So, wait lang. Mag-register lang ako. Ah. Wait lang. Okay, na-sign ko na yung aking Google account. Ang ganda, no? While I'm typing, medyo nagva-vibrate yung keypad niya. Yun yung kanyang default niya, no? Habang nagtatype ako, nagva-vibrate. Which is, yun ang pinaka-pinaka gusto ko sa smartphone, eh, yung nagva-vibrate habang nagtatype ka. Good points na rin din kay Redmi A1.
for adding that feature na ganun, ganun kaaga. So, backup to Google Drive, no. Accept. Let's accept everything. Set a pin. So, this is a 4-digit na naman. So, magpipin tayo. Wait lang ha. Alright. Set ko na yung aking pin. At wala naman siyang facial recognition naman. Tsaka ano, no, fingerprint. So, okay. Meet your Google Assistant. So, as usual, we need to click this para hindi na siya magkukulit pa. No, thanks. Ayan. Para hindi na siya magkukulit. Kasi pag di mo kinilik yun, lalabas at lalabas siya dun sa phone nyo. Medyo nakakairita. So, okay na yun. One time lang naman yun. So, this is it. Okay. Personalized basic. Imagine lock screen. Accept cookies. Sige, go. Getting ready. Alright. Wait lang. Antayin natin to. Medyo mabilis na rin dito kasi nakapag na-load na niya. So, I guess iload niya yung buong phone na pagkatapos nating ma-set up tong Redmi A1. Smartphone from Xiaomi Philippines. Grabe, napakamura. 4,000 lang. Ito na! Uy, ang ganda ng wallpaper niya. Uy, ang ganda. Parang hindi siya 2 GB of RAM eh. Oh, bilis ng ano niya, oh. Screen, no? Bilis! Grabe. Compared dun sa isang nire-review ko, medyo nababagarin ako. Pero ito ang bilis niya. Wow! 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 2 GB of RAM lang to, ah. Na-surprise ako dun, ha. Wow, ang galing naman. So, let's check out the phone. So, meron siyang Google Search, Settings, Music, Browser, Google Assistance, Google Services, Play Store, malinaw na malinaw. May kasama siyang Play Store. So, you can, yun, medyo mabagal-bagal siya ng konti kasi naka 2 GB lang yung kanyang RAM. So, I'm not sure if games will run. Ito, medyo nagsisluggish na siya ng konti. Pero, okay naman. Okay pa rin. Nakakapag-browse pa rin siya na mabilis. Oh. So, try natin Call of Duty niya next naman. So, meron siyang Netflix na, ano, na app. I-register natin dyan yung ano natin mamaya. So, what else? So, ito na yung menu niya. Let's check out the, uy, galing nung pagka-vibrate niya. Settings. System app, about the phone, yung mga information kaya dito, yun, no, SIM slot for 1 and 2, certification, so, wala yung mga ibang information, sa ating makikita yung mga, ano niya, specs niya, system, ito pala system, I guess, ay hindi, okay, let's check out the camera, okay, for the camera, while using the app, boom, so, meron ba siyang wide angle dito? Parang wala siyang wide angle, no? Sabi rin sa specs may wide angle daw. So, wala siyang wide angle lens. For video, wala siyang wide angle for the video. I guess for the selfie, try a selfie, may wide angle ba sa selfie? Hello? Wala din. So, wala siyang wide angle. Medyo madilim yung front camera niya kasi mababag. Oops, ano nangyari? Ah, okay. Nag-a-update pa yung ano. Nag-a-update pa siya. So, let's go back to the camera. Medyo bumabagal-bagal siya ng konti. Ito, para nakaboke siya eh. Oh. Para nakaboke. So, let's go. Let's do a photo test. We have here our model, si Spider-Man. Yan, si Spider-Man. Lagay natin si Spider-Man dyan. Medyo wala tayong patungan eh. Wala na tayong magpatungan. Ito na lang yung box. Here we go. Ito ka. Para mataas-taas. So, let's try the... masyadong malapit. Try natin yung camera, no? So, okay. HDR. On natin yung HDR. Para mas maganda. Okay, 1, 2. Uy! Medyo mabagal. Uy! Uy! Bagal, medyo mabagal. Dapat madidiinan mo masyado. Bagal, oh. Ayaw mag-click. Ayun, click na. Check natin yung photos. If it's so clear. Okay. Uy, malinaw. Malinaw yung picture niya. Medyo, inon ko kasi yung HDR, eh. Kaya medyo malinaw. Uy, ito yung sabi ko. Parang hindi ako makapag, ano. Ayan. Nasa-zoom in natin. At, ilang photos ba yun? Parang dalawa lang ata yung na-register na picture, ah. Okay, parang nakailang picture tayo kanina, di ba? 1, ayun, sabi ko, 2, 3, 4, ayun, madami naman pala.
So let me remove the HDR. Check natin, no? Tanggalin natin yung HDR, baka mas mabilis to. 1 2 3 1 2 3. Ah, mas mabilis pag walang HDR. Mas mabilis siya. Ayan, photo niya. Okay naman din siya. Let me try the selfie tayo. Ito ko, medyo mabagal. Nakailang pindot na ako ang bagal. On natin yung HDR. HDR tayo. 1, 2, 3. Okay naman. Check natin yung quality ng photos. Ayan, tsura. Ang hirap i-zoom in, o. Ayan, ito ako. Ayan ako. Ito yung walang HDR. Okay naman for the selfie. Ito medyo nag-blur. Oh. Medyo nahirapan ako nung una. Ayan, okay na. Alright. Let's check naman di. Oh, nag-update na naman yung Google Services natin. Okay. Sige, mag-update sila dyan. Let's check the video. For the video, for sure, wala itong stabilization. Oh. Pero sayang pala, no? wala siyang wide, no? This is shooting at 1080p, 30fps. Pwede ka mag-downgrade to 720p. So, ito na. Oh, it's fine. Uy, ba't parang ganun, ba't ganun siya? So, pero mabilis naman yung video niya. Wala naman nung nakikita ang problema na sana nagre-record siya. So, 10 seconds, try natin. Playback natin. Medyo matagal lang siya mag-save. Antay mo nung, siguro mga 0.1 seconds. Ayan, open with gallery go na lang. Gallery go. Ayan. Yung kanyang ano. Oop, anong nangyari? Saan na yung gallery? Medyo mabagal siya, no? Let's go to the gallery. Saan ang gallery nito? Okay, where's the gallery? I guess the gallery, photo gallery. Dito tayo pupunta. Continue. And this is the video. Check natin. Oh, maganda yung video. Maganda yung video niya, oh. Very decent yung ano niya, yung video niya. How do I... Shucks, parang konti lang yung free up space na kagad tayo dito. Grabe. Ano ba yan? Yun lang yung ano niya, yung menu niya. Wala lang iba. Kasi gusto ko sanang i-activate yung ano eh. Yung... Baka sa kabilang side. Yung ano, yung auto-rotate. Ba't wala? Wala yung auto-rotate dito. Bakit wala yung auto-rotate? Ah, ito pala. So, i-add pa natin itong mga to. So, paano i-add yun? Diinan? Ah, the drag. So, ano ba naman yan? So, nagayin nga yung screen recorder. So, yung mga apps na, yung mga features na gusto nyo i-add, the drag daw siya dun para lumabas siya. So, tulad yung mga kailangan natin. So, auto-rotate na ko, off, on na natin. So, let's go back to the gallery. Basta ka tayo dito sa video na to. Ayan. Ang linaw, oh, ganda, oh. So, wala siyang stabilization, but the video is very decent. And the audio is clear. So, let's try the selfie naman. Mag-record tayo ng selfie dito for a video. Medyo nababagalan ako sa kanya. So, test mic test check, 1212, test mic test check, 1212. I'm using the Redmi A1 smartphone from Xiaomi Philippines. Check it out, yo. Ayan, mabilis naman yung video niya. So, pwede ka ito pang TikTok sigurado. Ayan, pang TikTok phone na to. Test mic test check, 1212, test mic test check. The audio is nice. I'm using the Redmi A1 smartphone from Xiaomi Philippines. Alright. Okay na rin din siya. So, for the camera, let's check out the portrait, pang bokeh. May short video, time-lapse. Anong edit na to? You can add more, no? Features. Portrait mode. Pwede ka mag-add ng portrait mode. Ayan. So, ano pa bang itetesting natin dito? Since this has a 32GB, no? So, saan pa nag-update yung ano? Sana may space pang matitira. So, let's check out the storage. Sa mga ito yung storage. Ito, nakakaano na tayo. Marami siya nakain kagad na gigabyte. So, it remains mga 22GB na lang yung matitira. Once we added some of the apps. Well, I'm sure Call of Duty lang yung malalagay natin dito, no? Kasi hindi naman kasha yung ibang games dito, eh.
So that's it, guys, for our Redmi A1 tech unboxing, hands-on, and setup. So medyo maganda talaga yung itsura nito, no? Parang for a 2GB mukhang okay na rin din, pero for a experienced user medyo nababagaran ako sa kanya. Anyway, I'll just install Facebook at check natin kung kakayanin ba niya yun. So yun, thank you guys for watching. I'll end my video here. So thank you guys for watching. So don't forget to subscribe, like, and comment. And I'll see you at the next video, vlog, adventure. Alright, thank you so much, Xiaomi Philippines. This is Redmi A1. Alright.